Hi guys! Welcome back po sa aking kusina at ngayon i-share ko po sa inyo ang isang Filipino dish na simple at madali lamang pong ihanda. Ang mga kinakailangang sangkap nito ay madalas at maaari lang nating mabili sa mga local supermarkets. At ngayon, bago po tayo tuluyang matakam sa ating lulutuin, sana po ay nakapag-subscribe na kayo at na-hit nyo po yung notification bell below para po updated kayo sa mga fresh recipe na isi-share ko. At ngayon, narito ang mga ingredients na kakailanganin natin sa pagluto ng ating UKOY na dilis. Narito ang ating main ingredients, ang dilis na isda at ang itlog. Kasama nito ang mga pangkaraniwang sangkap na sibuyas, bawang at ang onion spring. Kakailanganin din natin ang cornstarch, ang flour, baking powder, ang ating black pepper, ang patis o fish sauce, ang magic sarap at ang cooking oil. Bilang pagsisimula sa ating lulutuin, pagsamasamahin natin ang ating mga ingredients sa isang bowl o anumang container na maaari nating gamitin. Una kong inilagay ang all-purpose flour, kasunod ang cornstarch at ang baking powder. Iniligay ko na din ang ating mga pangkaraniwang sangkap na tulad ng sibuyas, bawang at onion spring. Taktakan natin ito ng ating paminta at ang magic sarap. Dito ay haluin natin itong mabuti hanggang sa maaari na nating ilagay ang ating dalawang perasong itlog. I-beat natin ito at maaari na tayong maglagay ng tansyadong tubig. Haluin lang nating mabuti hanggang sa tuluyang magsama-sama ang ating mga mixtures. At kapag maayos na nating na-mix ang ating mga ingredients, ilagay na natin ang ating main ingredients na dilis na isda. Buhusan natin ito ng fish sauce upang makompleto ang lasa. Haluin natin ng bahagya hanggang sa makoat ang bawat tipla o bawat peraso ng ating isdang dilis. At ngayon, ready na ang ating mixtures, maaari na nating i-ready ang ating cooking pan. Maglagay tayo ng sapat na mantika na pagpiprituhan natin sa ating mixtures. At kapag mainit na ang mantika, maingat at dahan-dahan nating ilagay ang ating mga mixtures. Prituhin natin ito hanggang sa maging kulay golden brown. Baliktarin natin upang nang sa ganon tuluyang maluto ang kabilang side. At ngayon guys ay maaari na natin itong hanguin. At ituloy lang natin ang pagluluto sa mga natitira nating mixtures.
At ngayon guys, ready to serve na ang aking ukoy na dilis. Tiki man time! So guys, napakasarap pong kainin ng ukoy na dilis na mayroon pong sawsawang suka. So guys, sana po ay subukan nyo ang crunchy, flavorful ukoy na dilis. I promise po na mag-e-enjoy kayo. So please, don't forget to drop like at mag-iwan po ng inyong mga comment sa comment section below. Muli po, ako po si Shin at ito po ang Kushinera's House. The house of healthy, quick and easy, budget-friendly recipe. Happy cooking! Bye-bye!